Noong panahong nag-away o hindi kayo nagkakaunawan ng ex mo, ang tanging gusto niya ay ayaw kanya makita. Ayaw kanya makausap. Mababa ang tingin niya sa'yo. Mababa ang value or attraction mo sa kanya. Dahil sa kagustuhan mong maayos ang relasyon ninyo, dahil nanghihinayang ka dito, naging makulit ka. Sinuyo mo siya. Nagmakaawa ka. Hanggang sa nakulitan siya sa'yo. Blinak ka at in-unfriend ka niya sa Facebook. Hindi mo na alam ngayon kung ano ang gagawin mo. Yan ang pag-uusapan natin na kung ano ang gagawin kapag ka-blinak or in-unfriend ka ni ex pagkatapos ninyo maghiwalay. Hi! Welcome sa Alpamang PH. Ang layunin ng channel na ito ay para makapagbigay advice sa mga nangangailangan ng payo o opinyon na kasalukuyang nakakaranas ng kasawian pagdating sa pag-ibig. Nang sa gayon ay mabigyan ng kalinawan at para maisalba ang nakakapanghinayang na nasimulan. Kapanatagan din ng bawat isa hanggang sa magkatuluyan na ng lubusan. Hangad ng channel na ito na maisaayos ang relasyon o pamumuhay ng bawat isa hanggang dulo. Ang Alpaman PH ay nagbibigay advice din pagdating sa career, fitness, personal development, leadership, passion at iba pa. Kaya kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe ka na. Dito sigurado marami kang matututunan. Kung subscriber ka naman na, patuloy mo lang tangkilikin ang mga videos ko. I-click mo lang ang bell button, i-on mo ang notification bell para ma-update ka sa mga susunod ko pang video. Maaari mo rin ito i-share o i-advise sa iyong mga kaibigan, katrabaho, kamag-aral, pinsan at kakilala. Invite mo na rin sila na mag-subscribe sa aking channel. I-click mo ang like kung sa tingin mo ay makakatulong sa iyo ang channel na ito. Salamat! Mabigat na nga ang pakiramdam mo. Napakitaan ka ng low value nung may pagkakataong makausap mo siya at nung time na may komunikasyon pa kayo. Sa tingin mo ay may pag-asa pa na magkaayos kayo dahil nakakausap mo pa naman siya. Lalong bumigat nung tinanggalan ka ng lubusan ng karapatan na kausapin siya dahil blinak ka na niya sa lahat ng available means of communication ninyo. At in-unfriend ka na rin niya sa Facebook. Nawala ang inaasam-asam mong pag-asa. Masakit dahil hindi mo na siya makakausap. Kahit chat o text man lang. So hindi ka ngayon makatulog. Hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Ang mga sumusunod ay sigurado akong ito ang naiisip mong gagawin. Una, ang gumawa ng second account para lang ma-chat mo siya. Para masabi mo ang gusto mong sabihin na maaaring sa tingin mo ay makakatulong para magkabalikan kayo o balikan ka niya. Pangalawa, gumamit ng ibang SIM card para lang matawagan siya. Minsan ginagamit mo sipin ng nanay mo o tatay mo o kaya kapatid mo o kaya kaibigan mo na maaaring nakasave din ang number nila sa kanya. At dito nagbabaka sakali kang kausapin kanya. Pangatlo, pupuntahan mo sa lugar niya kung malapit lang para kausapin siya at magmakaawa na balikan kanya. Okay, isa-isahin nating ipaliwanag yung tatlong yan. Kung ano ang epekto sa'yo pag ginawa mo yan. But first of all, linawin muna natin kung bakit kanya blinak or in-unfriend. Blinak or in-unfriend kanya dahil ayaw kanya makausap. Wala siya sa mood na makipag-usap sa'yo. Humihingi siya ng space para makapag-isip ng maayos at konting kaginhawaan. Feeling niya, nasasakal siya. Feeling niya, para siyang nakakulong sa hawla na gusto niyang makawala. Halimbawa, ikaw, inaaway ka ng kapatid mo, dinakdakan ka ng dinakdakan,
sige siya sa salita ng salita. Hanggang sa nainis ka, pumasok ka sa kwarto mo. Sinaraduhan mo ng pinto dahil ayaw mo siyang makausap. Sinira niya ang pinto dahil gusto kanya makausap pero ayaw mo talaga. Ano ang mararamdaman mo? Gagaan bang pakiramdam mo o lalong bibigat o lalo kang maiinis o lalo kang magagalit? Siyempre bibigat at lalong lalala ang sitwasyon. Makakatulong ba yung pagsira niya ng pintuan sa hidwaan ninyo? Hindi. Kung gumawa ka ng second account para i-chat siya, ang sigurado dyan ay i-block ka din niya. Ganun din sa paggamit ng bagong SIM. Maaaring masagot ka niya, pero later on, block ka din. Sa paggamit naman ng CP ng iba, oo, i-entertain ka niya, pero hindi yung inaasahan mong mood na pakikipag-usap niya sa'yo. Maaaring makikinig na lang siya hanggang sa magsawa ka. Hindi ka niya i-ignore kasi ayaw din naman niya kahit papaano na mapahiya ka sa harap ng ibang tao. O kaya ayaw din niya nang may ma-involve pang iba. Lahat ng tatlong yan ay pare-parehong hindi nakakatulong. Instead, lalala pa ito. Lalong mag-iinit ang ulo niya kapag ginawa mo yan. At check mo rin ang sarili mo kung ano ka habang ginagawa mong paghahabol at pagmamakaawa sa kanya. Magkaayos lang kayo. Mababa masyado ang tingin mo sa sarili mo. Sobrang baba. Paano ko nasabi yon? Kasi ultimo boses lang niya ay big deal na sa'yo. Sobrang taas ang tingin mo sa kanya. Napakaswerte naman niya para magkaganyan ka. Sabihin na lang natin, effective yung ginawa mong pangungulit at paghahabol mo sa kanya. Pinagbigyan ka niya. Pinalikan ka niya. Ano ka na sa susunod? Magagawa mo pa kayang sitayin siya pag may mali siya? Magagawa mo pa kayang suwayin siya? Magagawa mo pa kayang magalit sa kanya? O isa ka na lang sunod-sunuran sa kanya? Paano pagka nag-cheat siya o nagloko siya? Okay lang ba yun sa'yo? Kaya niyang gawin yon dahil martir ka. Andyan ka lang naman para sa kanya. Ang tanong, hanggang kailan ka ganyan? In the next 2 to 3 years, ano ka kapag nanatili kang ganyan? Gusto ko tingnan mo ang sarili mo in the next 2 to 3 years kung patuloy mong ginagawa ang ganyang paniniwala mo. Umarap ka sa salamin, tingnan mo ang sarili mo doon. At tingnan mo din ang sarili mo in the next 2 to 3 years kung hindi mo siya hahabulin. Kung hindi ka magmamakaawa sa kanya. Magkabalikan lang kayo. Kung gagamitan mo siya ng no contact rule, at siya ang kusang babalik sa'yo. Ano ka in the next 2 to 3 years pag nagawa mo yan? Mamili ka sa dalawa. You should not chase their love. Let their love chase you. Trust and love yourself. Kung blinak ka or in-unfriend ka niya, let them be. Pabayaan mo lang siyang ganon. Huwag ka masyado mapag-isip. Control niya yun eh. Karapatan niya yon. Wala kang magagawa doon. Huwag kang paapekto sa ginawa niya. Panindigan mo ang no contact rule to measure their true love. Kung mahal ka, kokontakin ka niya at aayusin ang relasyon ninyo. Kung hindi, huwag mong ipilit ang sarili mo sa taong hindi ka naman mahal. Magiging slave ka habang buhay. Maliban na lang kung yun ang gusto mong buhay. Huwag mong tingnan ang sarili mo para sa ngayon lang. Tingnan mo ang sarili mo para sa mga susunod na araw, para sa mga susunod na buwan, para sa mga susunod na taon. Tingnan mo ang sarili mo sa hinaharap. Kung sa tingin mo ay nakatulong sa iyo ang video ito, i-click mo na ang like at pa-share na rin bilang suporta sa aking channel. At kung bago ka pa lang dito, mag-subscribe ka na dito, sigurado marami kang matututunan. Nag-a-upload ako ng isa hanggang dalawa o higit pa kada linggo. Kung may mga katanungan ka, opinion o suggestion at gusto mo ng advice, mag-comment ka lang sa comment section
at ating sisikapin pag ukulan ng pansin. Kung gusto mo naman ng malalimang advice at gusto mo din ikwento ang suliranin mo, pwede ka mag-request for chat consultation. Sabihin mo muna ang case mo bago ka mag-request. Halimbawa, "Hi sir, 2 months na po kaming hiwalay ng ex ko. Pero nagpaparamdam pa rin po siya. Gusto ko po na magkabalikan kami. Ano po ang gagawin ko? Request for chat consultation po. Salamat." Ganon yung format. Kapag umabot ng 10,000 ang subscriber ko, maaari na akong tumanggap ng call consultation via messenger for free. At least 5 to 10 subscribers per schedule. Kaya tulungan nyo akong palaguin ang subscriber ko kahit hanggang 10,000 lang para makapagsimula na tayo. I-share nyo lang ang mga videos ko at invite nyo na din ang mga kaibigan, katrabaho, kamag-anak o kakilala nyo na mag-subscribe sa aking channel. Siguraduhin mo din na mag-subscribe ka sa aking channel dahil subscriber lamang ang aking aasikasuhin. Like and follow nyo na rin ang FB page natin. Maraming salamat. Hanggang sa muli. Bye for now.